Hello mga par, so ngayon nagbabalik na naman tayo sa ating Converge series. So sa video na to, pag-uusapan natin yung Converge router switch settings o yung on settings natin. So pag-uusapan natin dito kung paano baguhin yung password para ma-explore nyo yung settings, yung usual Converge issue, yun ay mamaya yung mga may issue sa internet. Tapos paano natin mapapanatiling mabilis yung internet natin via channel, kasi yung iba walang alam minsan sa channel. So explain ko yan sa inyo mamaya para mas maunawaan nyo. So meron ulit ako ginawang notepad dito para mas sunod-sunod natin at wala tayong makalimutan. So may papakita ako sa inyong video muna. So sa video na to, pag-uusapan natin yung Converge router niyan. So sa router niyan, sinuwerte kami kasi yan yung bagong router, yung automatic na naka-configure. Pag pinindot mo yung reset sa likod, hindi ka mag-i-set ng setup ulit para i-setup yan. Wala nang ganun. Pag ni-reset mo yan, itawag mo lang, sabihin mo, paalayin yung router mo sa system nila. Tapos maayos na yung data plan mo or makakukuha mo yung speed na kailangan mo by sa system nila. Wala ka nang kailangang bayaran for configuration sa ano na to. Sabihin mo lang wala kang net yon, tapos sila nang bahala dun. Huwag mo na sabihin na ni-reset mo, sabihin mo lang wala kang net. Tapos magagawa nila ng paraan yun, hindi nila kailangan magbigay ng sabihin sa'yo na kailangan mong bayaran for configuration. Wala na kasi automatic yung on na yan or router switch na yan. So papakita ko sa inyo yung lumang router switch. Yung lumang router switch pala o yung router na yan, walang 5 GHz. Pero itong binigay sa akin, yan yung bago, yan yung may 5 GHz. Yung luma, 2.4 GHz lang. So papakita ko sa inyo via editing yung lumang router. Saka yung ibang mga router ng Converge na ZTE. Pero kung ngayon kayo mag-apply, dapat bigay sa inyo ganyang bago. So tatandaan nyo sa router na ibibigay nila, may sticker silang lalagay. Huwag mo palagay sa vent. Kasi pag yung iba kasi nakikita ako sa FB group, laging yung sticker na to nandito sa ibabaw. Bakit nila lalagay dito? Ayan yung vent. So mag-overheat yung device mo. Pag nag-overheat, tataas yung ping mo, maglalag ka, o mabagal yung internet. Kasi nga nag-overheat. Kaya pag lalagay ng sticker, sabihin mo, huwag iharang dito sa vent. Tandaan nyo rin yan. So, let's go! So bago tayo pumunta dun sa Wi-Fi router settings natin, may mga kailangan muna kayong malaman para mapanatili yung bilis ng internet nyo. So install nyo muna tong Wi-Fi analyzer. Explain ko na lang sa inyo to along the way. So dito, may kita nyo, may graph na lalabas. So kung sa lugar nyo maraming may Wi-Fi, marami kayo na dedetect na Wi-Fi na pwede konektan, ibig sabihin nun, maraming channel ang ginagamit dun sa neighborhood nyo or sa lugar nyo. Kasi kung sa street nyo, puno to, eh may kita nyo yung graph na yun, puno yan, tas pare-pareho ng channel, bumabagal yung internet. Babagal yung speed test nyo. Kunyari, pag nag-speed test kayo na 35 Mbps yung plan nyo, makukuha nyo lang 15 Mbps. Kasi yun, may mga channel yung router. So yun yung tatandaan nyo. So paano ba gamitin yung app na to? Madaling-madali lang. Punta ka 2.4 GHz. Ito, unahin mo muna yan. Tapos click mo lang tong star. Pag click mo ng star, may lalabas ditong channel. Pag may lumabas na ganyan, ibig sabihin, itong mga maraming star na kulay green, yan yung mga dapat mong konektan. So kasi yung sa router natin, na kailangan natin baguhin is naka-automatic yung channel. So pag minalas ka, automatic channel. Kunyari ako, automatic channel yung router ko. Tapos nasa number 4, 5, or 3. Ibig sabihin nun, babagal yung internet speed test ko. Kasi nga nandun ako sa channel na ginagamit na rin ng iba. Pag sabay-sabay kasi kayo ng mga kapitbahay mo ng channel, eh yung speed test mo hindi na maganda kasi nag-interfere sila ng connection or ng channel kasi nag-stay sila sa isa. Doon sa isa pang, kunyari pare-pareho kayo naka-converge automatic o automatic din yung mag-channel 3, 4, or 5. Kaya sundin nyo to. So ang magagandang channel ko is maliban lang dun sa 3, 4, and 5 channel. So tandaan mo lang yan, screenshot mo lang daw. Pag screenshot mo yan, punta ka naman ng 5 GHz, punta ka ulit ng channel graph. So ayan, may kita. Isa lang kasi swerte ako dito sa ano yung sa amin eh. Medyo makapal kasi yung mga dingding namin, hindi masyadong kita yung mga channel ng iba eh. Parang hindi ako makakonnect sa ibang wifi ng kapitbahay kasi makapal yung mga dingding namin. Hindi nag-i-interfere. So makikita mo dito, 36 lang yung pangit na channel. Tapos merong 165 to 40 na channel na pwede kong konektan. So screenshot mo lang uli yan. So yung mga channel na yan lang kailangan natin matandaan. So punta na tayo sa router settings sa
web browser, gagamitin ko na yung PC, tapos papakita ko sa inyo paano. So punta na tayo sa access router site. So paano nyo ba ma-access yung router site natin? So tignan nyo lang sa likod ng ano nyo, ng router nyo, may kita nyo doon yung address. May kita kayong 192.168.100.1 or kung ano man. Depende yan sa router nyo. Kasi pag sa ZTE, iba yung ano, channel. 0.1.1 lang ata yun. So pag na-access nyo na yun, pag nalaman nyo na, mayroon din doon nakasulat sa ilalim na username saka password. So kailangan nyo malaman yun para malagin nyo. So ayun na, nag-login na tayo. So pag pumasok kayo sa dito, usually pag pumasok kayo dito ng first time, may lalabas dito na setup nyo na. Pero skip nyo lang muna lahat yun kasi mas maganda maunawaan nyo. So dahil maganda tong router natin, ito yung bagong router kasi, ito yung luma. So kung makikita nyo, pinagkaiba nila sa luma. Ito yung luma. Kasi ito yung bago. Ito yung meron ako, yung may pindutan sa may ilalim. Ayun, may pindutan. So ang basically pinagkaiba nila is yung luma. Ito yung luma, meron lang 2.4 GHz na Wi-Fi. Yung bago, meron ng 2.4 GHz saka 5 GHz na Wi-Fi. So maganda yung nabigay sa aking router. Depende pa rin niya kung anong binigay sa inyo. Yung iba minamalas, binigay sa kanilang router, walang 5 GHz. Yung speed nila, hindi na lumalampas ng 25 Mbps kasi nga yung router nila na hanggang 2.4 GHz lang. Kasi kailangan mo ng 5 GHz Wi-Fi para magamit mo yung above 40 or above 30 Mbps na speed. Depende pa rin yun sa router nyo. So balik na tayo dito. Sorry, medyo na list tayo. So habang nandito kayo, makikita nyo pag sa homepage lang, maganda kasi ito lang pipindutin ko. Ito lang, Wi-Fi configuration. Pag kinlik ko yan, ayan, no. Ito na, 2.4 GHz. Dito na pwede ko baguhin yung Wi-Fi name. Pwede ko lagay na ano, na no free ride. Ayan, walang libreng sakay na Wi-Fi. Pero hindi ko muna babaguhin niya kasi mawawalan ako ng internet. Kasi pagkakaginanto nyo ito, mawawalan kayo ng internet split second. Or madidisconnect kayo na kung saan man kayo nakakonnect. As dito sa ilalim, makikita nyo yung Wi-Fi device na mga nakakonnect. So makikita nyo rin dito yung wired device na nakakonnect. Ito yung mga nakakonnect sa LAN port. Also phone, wala yan kasi wala naman tayong linya. Namutigang ma-disabled. So paano kung wala kayong ganito, yung magandang panel? Nyari luma yung nakuha nyo. Madali lang, punta kayo sa advance. Tapos punta kayo ng... punta kayo dito ng WLAN. Tapos may makikita kayong 2.4 GHz basic. Tapos dito 5G advance. Kasi yung iba kasi, ito tandaan nyo ha, sa 5G advanced settings na to. O nyo, ito, 5G advanced settings na to. May kita kayo dito ng United Kingdom. Ano lang to, regulatory lang to. Kunyari pinili mo yung Philippines dito, yung ibang, yung site ng, ano, yung Pornhub site hindi gumagana. Kasi may mga regulatory tayo sa Pornhub site. Ayun nga, yun yan. Yun lang yan. Kaya wala tong kwenta, hindi bibilis yung internet. Ang bibilis internet mo is ito. Itong channel. Kung naalala nyo yung dun sa pina-screenshot ko sa inyo, i-connect nyo lang dito yung maraming star na kulay green. So, yun yung magandang channel nyo. So, dito nyo papalitan sa 5G basic network. Dito nyo papalitan yung SSID nyo. Ito yung name ng Wi-Fi. Kung kunyari, SSID name, yun yung name ng Wi-Fi. Kunyari, lagay nyo ulit. No, free ride. O, tapos, yung password dito sa ilalim. Ito, lagay nyo. Mas apply. Huwag nyo nang galawin yung ibang mga pindot, itong mga number na ito. Huwag nyo nang galawin yan. Ang mga kailangan nyo lang tandaan is ito yung Wi-Fi name, ito yung Wi-Fi password, tapos ito yung enable SSID. So, pag in-off ko to, tapos in-apply ko, hindi ko makikita to sa cellphone ko. Hindi ko siya may scan. Kaya, kung gagamitin yung Wi-Fi, enable lang to lagi. Tapos gusto nyo patayin yung Wi-Fi, off nyo ganyan. Gusto nyo, naka-PC lang, off nyo to, tapos apply. Ano lang, tandaan nyo. Enable SSD ID, yan yung on-off ng Wi-Fi. As ito, yung change name ng Wi-Fi, tapos ito yung change ng password. Ganon din yun sa 2.4 GHz na Wi-Fi. Ganon din yan sa 2.4 GHz
Advanced Network. So ito lang channel ang kailangan nyong palitan. Channel width, huwag nyo nang galawin to, mas maganda ng 20x42 or automatic. So ito lang talaga tatandaan nyo. Ito ang regulatory domain, huwag nyo nang palitan kasi pag Pilipinas to, yung ibang site na gusto nyong isite, hindi nyo ma-browse kasi na nire-regulate ng Pilipinas yung site na yun. Do you understand? Kaya hindi ito magpapabilis ng internet nyo. Minsan pa nga may issue to, kunyari i-ano nyo sa China, yung ibang website ang bagal mag-load kasi block yun sa website nila or nire-regulate nila. Huwag nyo nang galawin yan. Ito lang galawin nyo, channel. So ano pa ba pwede nating pag-usapan? Ah, ito. Itong system management. Tapos makikita nyo dito, ito yung username ko nung mag-login ako, diba? As ito yung old password. Huwag nyo itong palitan. Kasi pag pinalitan nyo to, hindi mahirapan i-access ng mga mag-aayos ng internet sa Converge yung issue nyo. Kaya ayan nyo na lang to. Ang kailangan nyo lang palitan pag nagka-internet na kayo, itong wifi. Pag sinabi nila sa inyo, huwag nyo palitan muna yung password ng wifi. Wala yun. Pwede nyo tong palitan kasi ma-access pa rin naman nila tong inyong router. Huwag nyo papalitan is ito. Ito ang tandaan nyo. Hindi nyo pwede tong palitan. Kasi pag pinalitan nyo to, tapos kailangan nilang, may kailangan silang i-setup, kuning information sa ont nyo or sa router switch, hindi nila makukuha kasi nga hindi nila ma-access yung loob. So yun lang. Meron pa pala ako nakalimutan. So paano naman natin i-block yung mga nakikiconnect sa wifi natin? So madali lang. Punta kayo ng wifi device. Punta kayo dito. Tapos kailangan nyo lang alamin yung device info nila. So device info. Itong MAC address. Tawag dito MAC address. D4. Colon. Mga ganyan. Kailangan nyo malaman yan. So kunyari ito yung cellphone ko. Yan, Z6 Pro. Kailangan ko ito malaman. So kukopy ko lang to. Copy. Tapos pupunta tayo dito sa advanced security. Ito, Wi-Fi MAC filtering. Ganon din yan kung sa PC. Basta alam nyo lang yung ano. Alam nyo lang yung MAC address. So yung kanina yung pinaste ko, ganon. Ito, ito pang cellphone to. So hindi to gagana. Kailangan dito tayo sa ano, Wi-Fi MAC filtering. New. Check nyo lang to. Tapos new. SSID 1, SSID 5. Yung SSID 1, ito yung mga nakakonek sa 2.4 GHz na Wi-Fi. Tapos yung SSID 5, ito yung mga nakakonek sa 5 GHz na Wi-Fi. So yung cellphone ko nakakonek yun sa 5 GHz. Tapos ipipaste ko lang dito, tapos apply. Yan. Tapos pag naka-apply na yan, hindi na ako makakonek sa Wi-Fi. So ito ngayon, hawak ko yung cellphone, hindi ako makakonek. Hindi talaga ako makakonek. Hindi ka talaga makakakonek. Basta alam nyo yung MAC address. Kasi ito yung parang blueprint or fingerprint ng cellphone nyo. Kaya hindi ako makakonek. Kung tinatry ko kumonek, tinatry ko ngayon, not connected. Kahit tama yung password. Ganun lang gawin nyo kung may mga nakikikonek sa inyo ng labag sa loob nyo. Ayan, di-delete ko na ito kasi hindi makakonek yung cellphone ko. So ganun lang. Ganun lang din dito. So ito pa pala, punta kayo ng WLAN o WLAN, tapos punta kayo ng automatic wifi shutdown. So dito pwede nyo i-off yung, or i-off nyo yung inyong wifi sa isang araw. So kunyari gagawa tayo ng example ah. 24 hours yung oras na to. So gusto ko mag-off yung wifi pagdating ng alas 8 ng alas 6 ng gabi. So lalagay ko dito 18:00. 18:00. Ibig sabihin niyan 6. Ayun yung 24 hours. So ito, 24 hours na yung time. Ito. So ito yung kailangan natin, military time. So pagdating ng alas 6, ito, 6 PM, and 18:00. Ayan, gusto ko 18:00 mawalan ng net. Tapos magka-internet ng alas 6 ng umaga. So 06:00. Mas gusto kong araw-araw yan, ganyan. Gusto ko
Gusto ko Monday to Friday lang kasi gusto ko yung kunyari anak mo gusto mo may magka-internet sila kahit gabi na, pero Saturday Sunday lang ganito gawin mo. So, apply. So ayan, kailangan apply nyo muna. Okay. Ayan, okay na. So ang ibig sabihin nito, automatic mag-off yung wifi nyo ng alas 6, tapos mag-on din siya ng 6 a.m. ng umaga. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday, Sunday lang hindi. So ganun to gawin nyo kung may mga anak na kayo, tapos kailangan nyo i-regulate yung pag-wifi nila kasi napupuyat, ganito pwede nyo gawin. Pwede nyo itong adjust, gawin yung alas 10. So ito, alas... So ito, 10 p.m. Ayan, 22. So palitan nyo lang ito ng 22 22.00. Tapos babalik din ng alas 6 ng umaga. Ganyan lang. So dito naman tayo sa mga usual converged issues. So sa line damage, ito yung means mong linya nyo ng fiber optic na papunta ng napbox. Usual issue nyan is nangat-ngat ng daga kasi masyadong mababa, nandun lang sa may ilalim ng... sa ilalim ng bubong o kaya naman inupuan ng kalapate tas nagka-damage. Yun yung mga usual issue. So pag mga ganon may experience nyo is total red blinking sa router o kaya naman yung ping nyo grabe ang taas tapos laging disconnect tas connect. Ito minsan kaya yan intermittent disconnection kasi minsan pagka may damage pag nasampahan ng kalapate madi-disconnect, tapos pag umalis yung kalapate magkakanet. Ayun, kaya mahirap din tong mag-align damage, kaya dapat maganda yung lagay eh. So yung cable patch damage, ito naman yung nandun sa may modem nyo papunta ng router, yung kulay blue. Yung kulay blue sa akin, yun yun, or minsan kulay dilaw, depende sa inyo yan eh. Tawag dun cable patch cord. Yung sinabi ko sa inyo na 3,000, yun yun. Pag may damage yun, minsan may mga loko-loko mga tamad na installer, yung kinabit sira o kaya may damage, kaya ang issue is may reading kasi sila doon eh. Nakikita mo doon nakasulat na eh. High nakalimutan ko ano yung mismong term, basta may term sila doon kung may damage or may issue yung nakabit nilang patch cord eh. Pag ganun tawag niyo na lang sa service, sabihin niyo may issue. Pipicturean niyo naman yung application form pag nakabit na eh, yung kulay blue. So, pag walang nakalagay doon, walang naka-indicate, okay yun. So pag meron, questionin nyo na. Kasi minsan may pamalit naman sila eh, kaso tinatamad lang sila kunin sa sasakyan. Kaya pinapabayaan na nila. Kayo yung magkaka-issue. Pag na-activate na internet nyo, magugulat kayo pag naglaro kayo. Ba't ang taas ng ping ko? Ba't ang bagal ng internet? Mga ganun. Bakit nadi-DC-DC? Ayan yung problema, cable patch cord. So, yung pangatlo namang issue is yung green blinking no internet. Tapos may nakalagay dun sa may wifi, sign in to converge or sign in to authentication something. Pag ganun, hindi lang naka-align sa system. So, kumbaga, yung internet nyo is hindi pa na-activate ni Kun. Parang na-deactivate ulit. Kunyari, nag-late kayo nagbayad. Ganun, tapos nagka-issue kayong ganun. Tapos nagbayad kayo, nung nagbayad na kayo, wala pa din, nakaganun pa rin. Tawag nyo kay Converge na tuturuan ko rin kayo kung paano tumawag kay Converge ng maayos. Kaya make sure to like and subscribe. Tapos yung pang-apat naman, yung green blinking no internet, tapos hindi nyo talaga ma-access tong website or yung link ng sa ilalim ng router na sticker. Hindi nyo talaga ma-access. Talagang error to lumalabas. Tapos kahit anong website na ilagay nyo, error. Kunyari, punta kayo ng Google. Yan, kunyari, punta kayo dito. Error talaga lumalabas. Tapos kahit yung website ng router, hindi nyo ma-ano. Tawag nyo na agad yun, sabihin nyo baka may issue yung router nyo, pero yung router nyo naka-green naman. Usually lang naman nangyayari itong pang-apat, ipagkakadalawang taon, tatlong taon na yung router nyo. So, kung kakakabit lang na internet nyo, hindi kayo mamamroblema sa ganito kasi tinetest naman nila. Yung mga nasisiraan lang ng ganito is yung mga 4 years na, o kaya pangit yung pwesto. Pagkaka nandun sa masyadong humid, o ibig ko sabihin, nasa labas lang ng bahay, tas nagkaka-moist yung router hanggang masira agad. 1 month lang sira na kasi nababasa siya ng konti dahil sa moist. Sa humid ng may humid sa inyo. Depende naman sa lugar yan. So, yun lang yung mga usual converge issues. So, thank you so much for watching. Yun lang lahat. Make sure to like and subscribe. Bukas tuturuan ko kayo kung paano mag-call sa customer service. So, ganun lang guys. Thank you so much for watching. Make sure to like and subscribe.
bukas or bukas ng bukas, tuturuan ko kayo kung paano tumawag sa customer service ng maayos para ma-prioritize yung inyong internet issue. O kung meron talagang issue sa Converge na sila lang ang makakaayos tulad ng mga to. So pag ganyan, tas kailangan nyo itawag, ako nang bahala magturo sa inyo ng script na sasabihin nyo para ma-prioritize. So yun lang. Thank you so much for watching. Make sure to like and subscribe. Lapit na natin matapos yung ating Converge series. So huli na. Pagsasamahin ko na siguro yung Converge customer service sa yung Converge review. So after ng video na susunod, ibig sabihin dapat na-understand yun na yung servisyo or service ni Converge. Thank you so much for watching. Goodbye.